verse number 4, something like that. So, 2 Peter chapter 3, and say it. Let's say, as the first, kaming nagalang paglakaw, nag-soul of doubts ang mga believers, and say, where is the promise of his coming? Asa mo na po ang pumisa sa kanyang coming? Bilang ito ka buhay na gusulti ni Jesus Christ, but naman na gusto kayo na ay wala naman. Means to say, na naingat lang ako, na-receive lang ako, kung hindi ka na siya ay believe din ako. For since the fathers fell asleep, means to say, ang mga patatay-patayan, from the time of the prophets na sweetin siya, prophecy about the second coming of Christ, sa verse number 2, that he may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. It say, from the Old Testament, it was already prophesied about the coming of the Lord Jesus Christ, and of the commandments of us, it say, from the apostles of the Lord and Savior, about the second return of the Lord Jesus Christ, and yet, it's not happening. Wala pa, wala. Makita natin na ang katumala sa pagbalik ni Kristo. But I believe, now we are told in the Bible about the end times events, mga prophecies about the end times, na naana ang mga sinyales about the soon return of the Lord Jesus Christ. I hope na we'll stick to that. I hope na matuto na kana o why na anticipating for Christ's return. Kung sama na ang attitude na to. And by the way, the second coming of Christ has two phases, the rapture and the revelation. Right now, we are looking forward about the second coming of Christ of the rapture. We are looking forward about the rapture. Ang sama ng idea sa rapture, that Christ will pop us, the believers will be popped up together with them in the clouds. Yeah. Christ will come, dilip pa din sa yuta, but naasya sa clouds. Amen. Dito lang tayo sa gato ng mga believers sa mga luwas, dito lang ang tagpo si Kristo sa clouds. While sa Revelation, I personally, Christ will touch at the Mount Olives. Maka lang siya ang second coming of Christ ang phase 2 Revelation. And that would happen, I believe, 7 years ang span of time na from the rapture to the second coming of Christ Revelation. Inaana 7 years ang gap na anak. So, napakakaroon sa pag-aabot sa pagbalik ng Kristo sa rapture. Okay. So, unsa man ang mga attitudes na to while waiting for Christ's return. Kung kita ng mga believers ay hindi pa ta-apitado na hindi pa napuyo ng ating mga panguna-una na still wala mag-duda na Christ will really come. Amen. Then, unsa man ang mga attitude na dapat ito na in-stay niining katapusan ng mga adlaw while the pamamunta sa pagbalik ni Kristo. As I said, I don't know about you. Maybe you are affected already with this news, with this propagandas, or with this chance na ginapalakad ka rin na one second coming according to Tewa Bibulo na humana ang rapture na alalihan sa Davao ang kingdom. I don't know kung ito kung mo ni Ana, but I believe with all my heart na wapa matuman ang rapture. We are still waiting for that rapture to happen. Amen. Very soon it will happen. Amen. That's why magandang ka kung sama ng ating attitude. Number one, double heart or double minded. Sa atong mga pagpanganggap sa pagbalik ng Kristo, gabuha po ta sa atong mga obligasyon na gado po tayo po ta sa mga butang niya sa pagpangalagad sa Ginoo or iabot ang tayo pa double minded na ta. Maybe, apiktado
pag-serve sa Ginoo. Ang atong pangalagad sa Ginoo after mga kikialan at mga butang sa Ginoo, in Christ left, ascended to heaven, to give us as stewards, ginagamit na niya ang mga obligasyon na dapat natin tumatod aron sa iyang mapagbalik, makaangkot na ang mga rewards. But, ginagabago na naman ang mga butang ng Diyos sa Ginoo sa iya. According to Luke chapter 19, Luke chapter 19, verse number 12 to 13. And he said, therefore, a certain nobleman went to a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Atong panahon, when Christ left, he gave responsibilities to the believers, and siya nga, occupy till I come. Pagbuhatan mo ang mga butang at mga gusto sa luma. As stewards, are we grateful sa mga butang at ipiyal sa Ginoo sa atuwa? Sa pagpangalagad sa Ginoo, grateful ba ta sa pagpangalagad niya sa Ginoo? Or double-minded ba ta? According to James 1, verse number 8. James 1, verse number 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Double-minded ka ta? Sa pagpangalagad sa Ginoo, that's the reason why maybe wala tagamatagod na itong pagtagad sa pagpangalagad sa Ginoo. Just take it for granted. Okay lang ang pagpangalagad, okay lang ang kasimba, okay lang ang pagpilig, but wala ang time to style. Nga, ihatag na ito ang atong tibok na oras, ang atong na time, especially ang time na pagpangalagad sa Ginoo, atong din na siya na i-receive para sa iyang kasalanan. Or sometimes, tungkol kay double-minded na ta, wala na tayo anticipation or desire, expectation sa pagbalik ng Kristo. That's why sometimes atong lang lubusan ang Ginoo sa mga butang na iyan ang ipiyal sa katuha. So, kinahanglan na mag-dubutay ta sa atong kapagpangalagad sa Ginoo. Sa mga dili, usually, kung mula ka si pastor, binilang niya ang mga responsibilities. Like, kang Brother Gloro, sometimes, mag-aat siya responsibility na sa carpentry. Okay, Brother Gloro, bukatan niya ang kwan ito, lahat ng mga dapat na i-renovate niya. Then, titila ka mga men o policy ng mga bukaton para pagbalik na ko, o upside na or ready na ang tanan. And sometimes, di sa mga makalimutan, yung mga bibintan na ito ang responsibilities. And, ginakalap nila, kung isa kung isa na yung adlaw, mabalik na sa paso o sa pagkakalimutan, so sa mga bukaton nyo. Sometimes, magbarat-barat na, uy, mabalik na ito sa paso, buwan na ito, mabuhat na ito lagi, matrabaho, so magbarat-barat na. Ulagoy po niya, sometimes sa mga estudyante, na from enrollment down to pag-inato rin sa ilan ng kabulan ng mamuman ang klase at grabe ang linyan ang pagpasagan sa pag-iswila ang abot sa ilan ng kabulan para sa graduation din na ang magkarakara din na mag grabe ang pagdubutay para lang